What's up, Ketchup, mga kabsat? Another day, another vlog. Good morning po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. So, ngayong araw po ito ay ayan, at marami po akong gagawin dito sa aming likod bakuran. So, unang-una po dyan ay mag-harvest na po ako ng aming tananim na talong. So, meron na pong malalaking tatlong malalaking talong, mga kabsat. So, ayan, pwede na po siyang i-harvest. Ayan, kahit tatlo po yun, mga kabsat, ay nakakatawa po kasi nga tumubo na at nagbunga ang aming tinanim na talong nung nakaraang buwan pa. At mga kabsat, ay magtatanim po tayo ng pipino. Pipino din sa aming likod bakuran para naman meron na naman kaming mai-harvest at makain, mga kabsat. At ano pa ba? Mag-harvest din tayo ng sili, mga kabsat, kasi napakarami pong mga bunga ng sili ngayon sa amin dito sa aming bakuran. So gagawin ko pong ano yon, chili oil, mga kabsat. Yan, masarap sa sopas, arroz caldo, ihalo yung sili na yon. Tapos, mga kabsat, ay magte-transplant tayo ng aking namarkot nung nakaraang buwan din. So minarkot ko po or marketing yung aming lemon dun po sa harap bahay. Yan, para dumami po siya. Okay, so ayan, mga kabsat, samahan niyo po ako ngayong araw na to. Let's go! Siya nga pala, mga kabsat, ayan, oh, meron akong nabiling ibon kahapon at napadaan ako sa palengke. Problema, mag-isa lang po siya, mga kabsat. So hindi ko alam kung anong uri to ng ibon, basta meron bata lang dun na nagbenta ng itong ibon, mga kabsat. Ayan, oh, para siyang loro style na maliit siya. Ayan, kulay yellow at maingay po siya sa gabi, ay sa gabi, sa umaga. Ayan, kanina na ang tawag doon, umaawit siya kanina. So ngayon may tao na naman at nahihiya siya. So ayan, dyan ka lang, ha. At ang pinangalan po ng kabungal natin ay sa kanya ay Twinkle. Ayan, Twinkle Bird. Twinkle, kain ka dyan. Kain na. At syempre, hindi natin makakalimutan sila Tom Tom at si Tam Tam. Ayan, ang laging gutom at napakaingay sa umaga. Hello, Tom Tom. Hello, Tam Tam. Kamusta, kamusta? Pangit! Ang pangit-pangit mo! Hello! So, ito po, mga kabsat, ang aking harvest na talong. Uy! Ang darap pa palang papaya dito. May sumingit na naman na papaya, mga kabsat. Yan, meron na naman ako yung tatanim. Yan, ito po. Ayun, oh, malaki na siya, oh. Ayan, so bago po siya pasukin ng kung ano-ano, mga uod. So, una na po natin sila. Kailangan na pong i-harvest yan. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, so yung iba, mga kabsat, ay nagsisimula pang mamunga ulit. So yun, kahit tatlo yan ay napakasaya, kasi pag sa sarili mong tanim, mga kabsat, syempre nakatuwa at meron kang may ulam. Torta o kaya pritong talong. Okay, so simulan natin i-harvest. So ito po, mga kabsat, ang tatlong talong. Dito naman sa mini garden ay yan, yung mayabong na po sila, mga kabsat. At nag-abono nga kami dito para mas ano siya, mabilis lumaki. Ayan. So ayun na nga, mga kabsat, at tapos na po tayong mag-harvest ng talong. Akala mo kung napakarami, no? Okay, so ang next po natin gagawin ay magtatanim po tayo ng pipino. Ayan po, mga kabsat, ang ramgo seeds. Ayan, puting pipino. Maganda pong ano ito, mga kabsat, buto. Ayan, at ramgo. So
Kahit ito mga kabsat, kahit na magtagal ng isang taon tong buto nila dito mga kabsat, hindi po siya basta-basta masisira. So yan, kukuha tayo ng lupa at saka natin tatanim ang pipino. Okay. Ayan mga kabsat, dito po tayo kukuha sa may basurahan na lupa para mas mataba po yung lupa nating pagtatamnan ng pipino. So yan, meron po tayong music sa background kaya baka makapiright tayo at i-mute natin. So yan po mga kabsat, at binuhos ko ulit dito. Kaya ko po binuhos ulit kasi lalagyan ko po siya ng ipa. Ayan, ang nakuha po namin nung nakaraan mga kabsat, ipa. So halo ko po ito ng ipa para maging buwaghag po yung lupa niya at para makadaloy po ng maayos yung mga ugat ng pipino kung sakali. Ayan. So ito, haluan muna natin ng ipa. Ayan, saka natin i-transfer ulit dito sa lagayan ng semento mga kabsat. Yan. Okay. Okay, so yan po mga kabsat, pagkatapos po natin lagyan ng ipa or haluan ng ipa, ilagyan na natin dito sa kunong semento ulit. So yan po mga kabsat, at tapos na po akong maglagay ng mga lupa dito. Ayan, so ready na po para tamnan ng buto ng pipino mga kabsat. So tatlo pa lang sila, pero pagka nakakuha ko ng maraming sako ng semento, ayun, so madagdagan pa. Hindi po kasi pwede magtanim dito mga kabsat sa lupa niya kasi ang daming mga semesemento sa ilalim ng lupa. Kasi ito po yung dati naming bahay mga kabsat na giniba, kaya ganito lang po aking ginagawa. Ayan, sako ng semento, at para mas mabilis din silang tumubo mga kabsat. Okay, so simulan ko na po magtanim ng pipino ang ramgo seeds. Ayan. Okay, so mga kabsat, ang una natin gagawin ay syempre butasan natin tong ilalim ng sako para pagdaluyan po ng tubig. So ayan, butas. So yan mga kabsat, meron pong bumisita ang isa nating Dragon Ball Z. Si BJ. Boy Jack. Good morning BJ. Good morning. Ayan, so sasamahan po niya ako na magtanim ngayon mga kabsat, mag-harvest. Ito po yung buto ng pipino. Ano ba to? Pink o red? Nako. Pink. Red to. So yan mga kabsat, kung sino po yung karapat dapat ngayong taon. So yun po yung decision nyo. Ayan, okay. So magtanim na tayo ng red or pink na pipino, buto. Kinulay lang yata. Okay, so BJ, yan, bigyan mo ko ng buto. Sige pa, bigyan mo pa. Ayan, so ito mga kabsat, apat na butas po yung aking ginawa dyan. So apat na punla, buto, ang ilalagay natin. Last. Ayun. So yan mga kabsat, nakapagtanim ulit tayo ng pipino sa aming likod bakuran mga kabsat. So yan, tatlo pa lang sila, at pagka meron akong nakuha ng ibang mga sako, saka ko po daragdagan. Okay, so ang next natin gagawin ay magtransport po tayo ng aking namarkot na lemon mga kabsat. Okay, so tara. Okay, so yan po mga kabsat, ang next po na gagawin ay ayan, so itatransfer na po natin ang aming namarkot nung nakaraang buwan, siguro nasa ano na to, 3 weeks na.
Ayan, oh, nagbibitak-bitak na yung lupa. Ibig sabihin, may mga ugat na po dyan na tumubo. Ayan, isa po ito. Tapos, pangalawa. Ay, hindi po yan. Ito pala. Pangalawa. So, tignan nyo mga kabsat, oh, ang dami niyang bunga. Oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Mga lemon. So, ayan mga kabsat, isang ano pa lang to, timbang aking nahagilap. Kasi, sirang timba po ito. Pag meron pa akong nakita sa ako, i-transfer naman tong isa. So, ito muna ang una. Check natin kung may ugat nga. So, pakibukas nga, Dragon Ball Z. BJ. Yan, tignan natin. Tignan natin ang resulta ng ating minarkot. Ayan, oh. Bitak na siya. Ibig sabihin, meron na siyang ugat. Silipin natin. Yan. Meron na, no? Bitak na? Oo. Ito, mga kabsat. Ayun, no? Ayun, puti. Ayan, ibig sabihin. Nag-uugat na po siya, mga kabsat. Gusto niyo nga dito. Oo. So, kailangan natin i-transport to. Ayan. Meron tayong instant puno. Ayun! Let's all welcome ang pagbabalik ni Dilima. Dilima. Ayan, bagong gising din si Dilima. So, galing po siya ng ano? Ibang planeta ba? Ibang lugar? Ibang Earth. Ibang Earth. Sa kanyang pinagtatrabuhan at Sabado ngayon mga kabsat at day off po niya. So, dito siya, namamasyal din. So, yan BJ, simulan mo na ang paglagari dito sa pinakababa na. Yan. Yun, baka malagari ako. Yan. Yan. Okay, so ito na po mga kabsat. Ang dayap. Ayun oh. So, transfer na natin sa lupa. So, yan mga kabsat. Ito na po ang resulta ng aking pagmamarketing. So, ilagay na po natin dito sa timba, lumang timba. Ayan, so para lang siyang bonsai, maliit na lemon. Okay, simulan natin. Tanggalin natin dito, BJ. Sa taas din. So, yan po mga kabsat. Ayan, natanggal na yung lupa niya. At meron na pong nag-uugat. Ayan o. Oh. Ayan ang kanyang ugat. Hindi pa siya masyadong malaki pero nagsisimula na po siyang mag-ugat mga kabsat. So, yan, timer natin. Ito na po. Ito na po ang resulta ng aming lemon. Ayan. So, lagyan mo ng tubig. DJ. So, ayan mga kabsat, ang next po natin gagawin ay mag-harvest po ng sili. Yan, ang siling demonyo. Demonyo. Ayan, demonyo kasi malaki po. So, napakayabong na naman ng aking mga sili mga kabsat at marami po silang bunga. So, kailangan pong i-harvest to para magtuloy-tuloy po yung bunga niya. Ayan, okay. So, harvest na tayo. Kasama ko pa rin si Dragon Ball Z. Si DJ. Ayun, oh. Oh. So, gagawin ko po itong, ano mga kabsat, chili oil. Ayan, itong masarap dito eh, chili oil eh. Masarap siya, malinamnam no, pag itong sili na ano. Basta meron siyang lasa. Lasang sili. Hindi, basta ano siya. Hindi gaya ng ibang sili. Oh, hindi gaya ng ibang sili, yung ano, yung malaki na labuyo. Hindi siya masarap na chili oil. Ito talagang the best. Yes, the best. Yes, the best. Ay
Ayan, at may bumisita ulit mga kabsat, si gwapong-gwapong si Pilam. Pilam, hi ka naman dyan. Hi! 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 Ba, meron kang bag ah. Ikaw ba si Doro? Doro the Explorer? Doro. Uy, wag yan ah. Naka-ano yan sa kuryente. Ha? Ba't tinanggal mo? Ano to? Sa ano? Sa kuryente yan. Hindi? Bakit? Ayan. Okay, so nag-harvest kami ng sili, Pilam. Ayan. Gusto mo ba? Hindi, magtanim ka. Gusto mo lang sila magtanim ka. Inaanim ko yung sopa. Ha? Inaanim ko yung sopa. Hindi, pero sila ang tinatanong ko nga. Hindi naman sopas. Diba? Sili ko. Ayun na nga mga kabsat, at dito na po magwawakas ang aming vlog ngayong araw na ito. So sana po ay nag-enjoy na naman kayo mga kabsat, kahit sobrang init ng panahon ngayon. Talagang summer na. Okay, so yan, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Jamel Budumo at kay Krisa Cortez Vila na nagtitinda ng sopas at pansit sa may barangay Bugtong mga kabsat. So yan, shoutout po sa inyo at happy viewing po. Yan, okay, so shout out din kay Maricel. Kabsat Maricel Lumibaw. Ayan. Okay, so nagpapa-shoutout po siya. So, Kabsat Maricel, salamat po sa inyong pagsubaybay. Okay? At ayun, shout out po kay Kabsat Jesse De La Cruz ng Pangasinan. Okay, so kabayan ko to mga kabsat. So ayan mga kabsat, sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa aming vlog ngayong araw na ito. So huwag niyo pong kalimutan i-like and subscribe po ng aming YouTube channel Batang From The TV. Hanggang sa muli mga kabsat, paalam. Sobrang init.